Magandang buhay mga karava! Atin pong tunghayan ang 5th kabanata ng aking kwento. Sa pinamagatang, ang lalaking aking iniip. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Kahapon, pinuntahan ni Andrew si Malia sa kwarto nito para bisitahin lang. Nadatnan niyang buhat-buhat ito ni Melissa. Niyaya ng doktor na kumain ng dinner ang dalaga kahit tumanggi ito, nagpa-deliver pa rin ang doktor. Halika, samahan mo ko kumain. Nahihiyaman siya pero natatakam siya sa nakahayin. Pagkatapos nilang kumain, niligpit ng dalaga ang pinagkainan nila. Pagbalik niya, nakapikit ang binata. Nagmulat lang ito nang lumapit siya. Bakit hindi ka muna umuwi't magpahinga? Mukhang pagod na pagod ka. Sumagot naman ang doktor. Ayaw mo ba ako dito? Nagsasawa ka na ba sa mukha ko? Hindi naman sa ganon. Wika niya. Pagkatapos niyaya siya ng doktor na magkape at di mawala ang titig dito sa kanya kaya napainom siya ng kape. Nakalimutan niyang mainit iyon kaya nailuwa niya ulit. Agad siyang nilapitan at hinawakan sa braso. Relax lang, wika nito. Tinitigan siya ng binata at lumaban din siya ng titig dito. Unti-unting lumapit sa kanyang mukha ang mga labi ng doktor at hinalikan siya. Hindi niya namalaya na nahihiga na pala siya sa supa at mas lumalim pang halik nito. Nasa ganun silang tagpo nang bumukas ang pinto at pumasok doon si Miss Grace. Nagulat ito sa nakita at galit na galit sa doktor, lalo na kay Melissa. Pinagtanggol ng doktor si Melissa at sinabi nitong siya ang nangakit sa dalaga because he falling in love with her. Matagal na natigilan ang dalaga at hindi makapagsalita sa narinig sa binata. Maging si Melissa ay natulala rin sa narinig. Totoo ba ang narinig niya? Ano ang gagawin niya kung may gusto si Andrew sa kanya at hindi pa nito alam kung anong nakaraan niya? Matatanggap pa rin kaya nito kung malalaman nito na may anak na siya? Natigil ang pag-iisip niya nang biglang bumagsak ang pinto. Lumabas pala si Miss Grace na galit na galit. Nanatili sa kwarto ang binata at hindi siya makatingin dito at hindi niya alam kung paano magsasalita. Nanatili siyang nakayuko lang. Nilapitan siya ng binata. Kung palalayasin ka ni Grace, huwag kang mag-alala. Nandito ako at tutulungan kita. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Nagtrabaho siya kay Miss Grace para matulungan ang pamilya niya, lalo ng kapatid niya may sakit. Ngunit siya rin ang sumira ng mga plano niya. At paano ang nakaraan niya? Andrew, hindi mo pa ako lubusang kilala, hayaan mo muna ako mag-isip. Sige, nasa iyo naman ang calling card ko. Kung ano man ang desisyon mo, tawagan mo kagad ako. Mas mabuti siguro kung hindi ka na maabutan ni Grace dito. Galit na galit yun sa'yo. Hindi ko naman pwede basta iwan na lang si Malia, napamahal na sa akin ang bata. Tsaka hindi ako tatakas kay Miss Grace, haharapin ko siya. Wika sa binata. Sige, ikaw ang bahala, basta nandito lang ako anytime tawagan mo ko. Nagpaalam na ang binata. Ano ba ang nagawa ko? Ang dami kong nasira. Saad sa sarili. Kinaumagahan, pumunta ng hospital si Rhea at may ibinigay itong sobre kay Melissa. Bukas sa sobre nakalagay doon ng isang buwang sweldo niya at tinatanggal na siya sa trabaho niya. Nahihiya naman siyang tumingin kay Rhea at nagsalita naman ito. Huwag kang mag-alala, naiintindihan kita. Wika nito sa kanya. Saan ka pupunta ngayon? Bahala na? Wika ni Melissa. Ano ba napag-usapan niyo ni Doc Andrew? Mag-ano ba kayo? Tanong ni Rhea. Wala naman kami ni Andrew at wala kaming napag-usapan. Anong wala kayo ni Doc? Nakipaghalikan ka sa kanya nang wala lang? Hindi ko alam, nalilito ako. Wika ni Melissa. Hindi talaga kami ni Andrew, wala naman siyang sinasabi sa akin. Eh bakit sinabi niya kay Miss Grace na in love siya sa'yo? Wika ni Rhea. Hindi ko rin alam, siguro para tigilan na siya ni Miss Grace. Alam naman nating walang gusto si Doc kay Miss Grace. Siguro nga. Sang-ayon ni Rhea. Pero natutuwa ko sa mga nangyari sa'yo, Melissa. Nakakakilig ang naganap sa inyo ni Doc, maswerte ka sa kanya. Walang nakakaingit sa kapalaran ko, Rhea. Saad niya. Nakakaingit kaya yun, natikman mo ang labi ni Doc.
Samantalang si Miss Grace, napakatagal na nagpapapansin kay Doc, halos idol-dol ng sarili niya, hindi pa rin makascore. Samantalang ikaw, walang ka-effort-effort, nagkatitigan lang, naglapat ng inyong mga labi. Gusto ko sana makausap si Miss Grace bago ako umalis. Naku, wag muna ngayon, galit yun at sobrang nasasaktan. Hindi niya rin siguro kayang harapin ngayon ang dalaga. Ang laki ng kasalanan niya dito at nasaktan niya ng sobra. Nagpaalam muna siya sa bata bago umalis. Mamimiss kita ng sobra, Malia. Pasensya na sa nagawa ko ha. Magpapakabait ka sa bago mag-aalaga sa'yo. At hinalikan niya ang bata bago umalis ng hospital. Naglalakad siya sa labas at hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Naguguluhan na siya. Nang biglang may humintong sasakyan sa tapat niya. Halika, sumakay ka na. Nakita niya si Andrew. Nag-aalangan siya ngunit naisip niyang wala siyang mapupuntahan. Gabing-gabi na rin at baka kailangan niyang sabihin sa binata kung sino talaga siya. Bukas na siya maghahanap na matitirhan. Pinaalis ka ni Grace, hindi ka man lang pinaabot ng umaga? Hindi, ako ang nagdesisyon na ngayong gabi umalis. Wala na rin ako mukhang maiharap sa kanya. Doon ka muna sa townhouse ko. Sige, sang-ayon niya. Kailangan ko lang na matutulugan ngayon. Bukas, babalik na muna ako sa amin. Pagdating nila ng townhouse, namangha siya sa napakalaki niyon at napakayaman talaga ng binata. Inihatid siya sa isang kwarto, ang magiging silid niya. Pagkatapos, hinawakan ng binata ang kamay niya. Halika, may papakita ko sa'yo. At dinala siya sa isang silid sa taas. Pagbukas ng pinto, nakita niya may batang lalaking nakahiga dito. Nakatagilid ito kaya hindi niya kita ang mukha nito. Hindi niya makita kung anong taon na ito. Nahihiya naman siya magtanong sa binata pero parang may nararamdaman siyang kakaiba sa katawan niya. Nagsalita ang binata. Huwag ka nang umalis, walang tagapag-alaga si Adrian, umalis na ang yaya niya. Kung tatanggapin mong offer ko, ikaw na lang mag-alaga sa kanya. Nagulat siya. May anak na din pala ang binata at nasaan ang ina. At ang gusto pa nito, siya mag-aalaga sa bata. Madaling alagaan sa Adrian, napakabait niya. Hindi mo siya magiging problema. Nanonood lang siya ng TV o kaya naman naglalaro. Madalang din siya lumabas ng bahay. Lumalabas lang siya kapag pumapasok siya sa center. Huwag ka rin mag-alala sa paglilinis ng bahay. May pumupunta dito para maglinis. Andrew, gustong-gusto na niyang sabihin ang tunay niyang pagkatao. Gusto niyang sabihin na kahit siya ay may anak na din. Pinuha nga lang ito sa kanya. Problema ba? Ika ng binata. Nakita nitong nalilito ang mukha niya. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Natatakot din siya kapag nalaman nito na may anak na siya ay magbabago ang pakikitungo sa kanya. Bahala na, saad sa sarili. Andrew, kailangan mong malaman kung sino talaga ako. Ano ang tungkol sa'yo? Wika nito. Tulad mo, may anak na din ako na laki. Nagka-boyfriend ako noon, amo ng nanay ko. Minsan hindi makapunta si nanay sa townhouse para maglinis at maglaba. May kapatid ako may sakit at hindi niya maiwan. Kaya ako inutusan niyang pumalit sa kanya. Nagkaroon kami ng relasyon hanggang sa mabuntis ako. Mabait naman ang naging boyfriend ko at masaya kami. Hindi lang niya ako may pakilala sa magulang niya. Nabalitaan ko na lang na pinadala na siya sa ibang bansa ng mama niya na mabalita ng relasyon namin. Hanggang sa makapanganak ako, may kumuha sa anak ko ang sabi lola daw ng bata. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang anak ko. Balita ko, dinala daw sa bahay ampunan ito, kaya halos suyo din ko lahat ng bahay ampunan para makita siya. Pero bigo akong makita ito. Naiiyak na niyang sabi. Bakit hindi mo pinuntahan ang ina ng boyfriend mo? Wala ka bang kontak sa ama ng bata? Hindi ko siya kilala, hindi ko pa siya nakikita. Ang boyfriend ko naman simula nung umalis hindi na nagparamdam sa akin. Nakita niya sa mata ng binata ang awa sa kanya. Nilapitan niya ito at niyakap. Hayaan mo, tutulungan kita makita ang anak mo. Wika nito. Salamat, Andrew. Melissa, tungkol sa nangyari sa atin sa hospital, huwag muna natin pag-usapan yon. Andrew, pagod ako. Gusto ko muna magpahinga. Sige, wika ng binata. Pumasok na siya sa kwarto niya. Nakahiga siya at hindi mawala sa isip niya ang batang nakahiga sa katabing kwarto niya. Sino kaya ang batang lalaking nakahiga sa kabilang kwarto? Bakit lumakas ang tibok ng puso niya na makita ito? Ngayong alam na ni Andrew ang tunay niyang pagkatao, mamahalin pa rin kaya siya nito?
Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat. Shoutout po kay na Melanie Gail Calma from Isabela City, Virgie Almoiti, Freddy Dimaano from Dubai, and Ella Tocol. Thank you for watching!